Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay tuturo ko sa inyo kung paano magbayad ng passport fee sa 7-Eleven. So bali, dati guys, nagawan ko na to ng tutorial pero inulit ko lang din ngayon kasi yung ibang mga viewers ko kapag old video na like 1 year ago na, nagdadalawang isip sila na maniwala kasi nga iniisip nila kung okay pa ba to, kung applicable pa ba to kahit 1 year ago na, kaya ginawan ko ng panibagong video para ma-update sila. So yung 7-Eleven guys, isa yan sa pagpipilian natin para sa pagbayad natin ng passport fee. So hindi lang 7-Eleven guys kung saan tayo pwedeng magbayad, marami. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan-saan pa kayo pwedeng makapagbayad ng passport fee. So, before kayo magbayad ng passport fee, 'di ba, after nating magpa-appoint ng schedule sa website ng DFA, dapat wala pang isang araw, wala pang 24 hours, dapat nabayaran na natin yung ating passport fee. Kasi ang mangyayari kapag lagpas na ng isang araw at hindi pa natin nabayaran yung ating passport fee, automatic makakancel yung ating appointment. So yung schedule na kinuha natin, makakancel na yon at magiging available na yon para sa iba na kumukuha din ng schedule. Kasi yun lang yung rule ni DFA. Within 1 day, dapat wala pang 1 day, mabayaran nyo na yung passport fee. So, ito yung sample ng reference number. Letter siya at saka numbers magkasama. Ito pa yung isa, sample. Yan. Then, ito yung mga dapat nyo i-ready guys bago kayo pumunta kung saan kayo magbabayad ng passport fee. I-ready nyo yung pera nyo. So, kung yung piniling nyo ay yung regular processing, 950 yung bayad sa passport fee plus 50 pesos na tawag nito, service fee. Merong tawag nyo, nakalimutan ko, may 50 pesos na service fee sa 7-Eleven. Bali, 1,000 pesos yung babayaran natin sa 7-Eleven. So, mas maganda, magdala na lang kayo ng sobra 1,000 para sure. Then, itong reference number guys, dapat, huwag nyong i-memorize kasi baka magkamali kayo, isulat nyo na lang or may copy kayo nito, i-screenshot nyo. Kasi itong ano na to, galing to sa email ni DFA. Di ba, after nating magpa-appoint ng schedule, maya-maya, mga 2 to 5 minutes, mag-i-email sa atin si DFA na ito na nga yung ating reference number. At wala pang 1 day, dapat mabayaran na natin to. Then, next, magdala tayo ng pera, at least 1,000 pesos, then yung reference number, dapat nandyan din. Yung cellphone number at saka yung Gmail number na ilalagay nyo guys, dapat yung mga active, yung nandyan sa inyo mismo yung ginagamit nyo. Lalong-lalo na guys, itong Gmail account. Kasi dyan, mag-i-email si DFA sa inyo para sa inyong confirmation code pagkatapos nyong magbayad. So, mas maganda kung ano yung Gmail account na ginamit nyo doon sa pagpa-appoint nyo ng schedule, yung nilagay nyo doon sa website ng DFA, di ba may mga pipirmahan doon. Kung ano yung Gmail na nilagay nyo doon, yun din yung Gmail na gagamitin nyo ngayon sa pagbayad sa ng passport fee. Then, magdala lang kayo ng isang valid ID for sure. Ayan. So, ito yung mga dapat nyong i-ready bago kayo magbayad ng passport fee. And then, saan nga ba kayo pwedeng magbayad? Pwede kayong magbayad guys sa mga branches ng bayad center. Tapos sa mga authorized partners ng Robinson's Malls and Supermarkets, sa LBC, sa Ibis, sa Pera Hub, USSC, True Money, Villarica, ayan, pwede yan guys, 7-Eleven, Easy Pay Outlets, sa bayad application, ayan, pwede yan guys. Ito yan. Netopia, PhilPost, pwede yan guys. Before kayo, pagpasok nyo doon, tanungin nyo muna sila kung available ba or pwede bang magbayad sa kanila ng
passport fee. So, ito yung mga logo, guys. Yung ibang mga logo na mga binanggit ko kanina na kung saan na pwede kayong magbayad dito ng passport fee. Yan. So, yung mga kilala dito, yung Robinsons, yung LBC, yung 7-Eleven, yung ilan sa mga kilala. Tapos, sa online naman, guys, pwede rin magbayad sa GCash, Coins.ph, Maya, TouchPay, bayad online. Ewan ko lang din ngayon, guys, kung pwede pa yung iba. Pero yung GCash, sure ako pwede pa. Pero yung iba, di lang ako sure. Pwede nyong i-double check muna kung pwede. GCash lang yung alam ko ngayon na pwede. So, una, punta kayo sa 7-Eleven na malapit sa inyong lugar. And then doon, tatanungin kayo ng nagtatrabaho sa 7-Eleven kung ano yung sa inyo. Sabihin nyo, magbabayad kayo ng passport fee. And then, ituturo sa inyo yung machine na click machine tulad nito. Pupunta muna kayo dyan. And then, bali touchscreen yan, guys. Pupunta kayo dyan and then, ikiklik nyo yung unang ikiklik nyo ay yung bills payment. Ayan, naka-arrow. Yan yung unang ikiklik nyo. Then, parang ganito siya, guys. So, bills payment and then, may mga, bawa, reference number, tatype nyo dyan. Mobile number, tatype nyo dyan. Tapos yung amount, tatype nyo. Ganyan siya, guys, dun sa screen. So, unang ikiklik nyo ay, bali ganito siya, maraming mga options dyan. Next, unang ikiklik nyo, bills payment. Ito na, guys, yung pagkasunod-sunod. Kasi hindi na ako nakapag-picture kasi nga nahiyarin ako. Ito yung step, guys, i-screenshot nyo to para meron kayong kopya. Para alam nyo na, pagpunta nyo doon, alam nyo na kung ano yung inyong ikiklik. Unang ikiklik nyo, guys, bills payment. Pangalawa, click nyo yung government doon. Then, next, click nyo yung DFA doon. Then, andun na, enter reference number. I-click nyo na yung, i-enter nyo na yung reference number, guys. Ito, yung naka kahon. Yan yung reference number. So, dito, kung mapapansin nyo, puro big letter. So, puro big letter din yung i-type nyo doon. Make sure na tama, guys. Then, i-type nyo rin yung inyong cellphone number. Then, yung amount. Ang amount na ilalagay nyo, guys, ay 1,000. Then, i-click nyo yung enter. After ng enter, i-click nyo yung next. Then, after ng next, may lalabas na naresibo, guys, dito. Dito sa, ano na to, yan, may butas yan sa britna. Diyan lalabas itong resibo na ito. Then, kapag lumabas na itong resibo na ito, punta kayo sa cashier or dun sa empleyado ng 7-Eleven, ibigay nyo itong resibo na ito. Then, sila na yung magta-type doon sa kanilang machine. Tapos magbabayad kayo sa kanila ng 1,000. After nyo magbayad ng 1,000, ito bibigyan na kayo ng resibo. Andyan, nakalagay dyan yung reference number. Hindi yan sa DFA, sa kanila yan. Ito yung account number. Tapos yung amount, 1,000 yan. Hindi na siya klaro, guys, kasi ano na to, yung dati pa to eh. So, ganun lang, guys, yung ano, proseso. Madali lang, diba? Ganun lang yung gagawin nyo every time na magbabayad kayo ng passport fee sa 7-Eleven. So, make sure na tama yung reference number na ilalagay nyo. Ganun din yung cellphone number at saka Gmail. Lalo na yung Gmail account, guys. Kasi after nyo magbayad sa DFA, maghintay lang kayo, guys. Kasi after nyo magbayad ng passport fee, mag-i-email ulit sa inyo sa DFA. At yung email na yon, andun na yung 4 pages na isasend sa atin. Yung 4 pages na yon, yun yung tinatawag na accomplish form or confirm online appointment. Ipapaprint natin yon sa A4 size na bond paper, yung apat na page na yon. Okay? So, ayun lamang, guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay alam nyo na kung paano magbayad ng passport fee sa 7-Eleven. At kung meron kayong mga katanungan, guys, ay i-comment nyo na lang sa baba.
At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember guys, you can never win playing dirty. Karma is real. You reap what you sow. What goes around comes around. So ang ibig sabihin nito guys, hindi ka mananalo guys kung yung paglalaro mo ay hindi, kumbaga masama, hindi ka naglalaro ng patas. Kung ano yung inani mo, I mean, kung ano yung itinanim mo, yun din yung aanihin mo. So, kung nagtanim ka ng masama, babalik din sa inyo yung masama. Kung nagtanim ka ng mabuti, babalik sa iyo ay mabuti. At saka may karma guys. Kung gumawa ka ng hindi maganda, may karma yan nakapalit. Bad karma. Kaya mas maganda, kahit mabagal lang yung usad nyo, basta wala kayong tinatapakang tao at nagtatrabaho kayo ng patas nang hindi kayo nandadaya, aasenso rin kayo guys. Maganda yung magiging kalabasan or resulta. Ayun lamang guys yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!